apa umaga-umaga pinag-init ako ng agency ng CSB agency ni Lydia Calibridatan o FW ng Jordan. Ayaw siyang aksyonan. So, kaya pakinggan niyo yung pagtatalo namin ng ano. Una kong tinawagan, yung binigay sa aking contact, i-deny, nag-deny yung agency na hindi sila agency. So, ang ginawa ko, humingi ulit ako ng additional na contact. So, naibigay ng OFW sa akin, tinawagan ko kaagad. So, pakinggan niyo muna yung pagtatalo namin. Ito si OFW ninyo, si Lydia Calibridatan ng Jordan. Naka-report po siya noong January 23 sa OFW Family Party List ni Atty. Roy Encinares, Congressman Atty. Roy Encinares. So, ayon sa kanya, kanina lang nag-PM si Lydia, hindi pa rin naialis sa amo niya. Ayaw siyang pauwiin ng amo niya, ayaw paniwala yung sakit niyang goiter, lumalaki na po yung goiter niya. Pinababayad siya ng ginastos ng amo niya. So, paki-actionan nyo lang po kasi matagal na to. Nakailang tawag na po ako sa inyo, si CSB agency. Sir, yes? Ko sa iyo, sir. Walang, hindi naman yan sabing ina-actionan. Ina-actionan yun. But the problem, si Lydia, di ko alam kung ano result ngayon, sir. Kasi, parang gusto niya naman na pumpin ang isang taon. Kaya gusto ko, sabi ko nga, ano, ang sa kanya, gusto ko, mag-permanization, huwag yung pag-iba-iba. Yung ano, decision ko kasi naka-permanent siya dati, na-putin niya ng isang taon. Ngayon, dahil may nagsumso na naman, ano naman, huwag yung tanga, ito. Sabi ko, mag-firm ka ng decision. Kasi nung una kasi, nag-firma siya na continue ng isang taon kasi nagmamakaawa yung asawa at anak niya na tapusin lang isang taon pa daw nagkaroon sila ng extra naman ng pera. May walang-wala daw talaga. So, bumayag si Lydia, nag-sign naman siya doon, nag-promise naman sa embassy na gano'n tapusin niya. Yung after naman doon, ang minimas, iba naman ang isip niya mag-uwi. Kaya ang sabi ko nga sa kanya, i-firm mo kung mag-uwi ka na. Huwag na yung magpadala sa, kung sabi ng anak mo na mag-continue ka para mag-iisa kayo na pera. Huwag na, kasi kami ang mali lagi. Kaya kung ikaw uuwi ka. Oh, ito na. Problema. Okay, ito na. Pakinggan niyo muna ako, ha? Yung sinabi niyo, pwedeng paniwalaan ko, pwedeng hindi. Kasi yan ang karakas ng mga agency. Counter agency sabi na, marami na po ako natulungan na OFW. Ganyan yung mga binabaliktad yung OFW. So, ito ang sasabihin ko po sa inyo. Paki-actionan nyo na po yung OFW kasi lumalaki na po yung goiter. So, yun po yun. Yung reklamo po niya ay reasonable. Itong OFW naka-report po to sa family OFW family party list ni Congressman Atty. Roy Encinares. Pag hindi niyo po inaksyonan to, baka mapasuspendido kayo, mapasara yung agency niyo. Pag-i-pull out na lang po. Walang problema sa amin, sir. Siya mismo ang makapag-decision. Hindi na nga po. Sabi ko, sabi nga po niya, gusto niyang umuwi talaga. Kaya nga, sir, kung iuwi siya, uwi na siya. Yes. Yes, tama yun. I-pursue nyo. Sabihin mo namin, sir, na uwi na talaga. Sir, take it, sir. Kaya sabihin mo, uwi na. Kung siya naman ang magkabi naman ay hindi na naman, ay nako. May report na nga siyang ginawa. Hindi nyo pa ba na, no? January 23 pa to. May report na ginawa kasi ang dunais ng OFW ay umuwi na. So, bakit nyo pa ang dami nyo sinasabi? So, ito na lang po ang gawin nyo. Ito na lang po ang gawin nyo, ha? Paki-pursue nyo yung counter-agency niya na i-pull out na yung OFW. Paki-pursue ng counter-agency niya na i-pull out na yung OFW.
kasi sabi ko na yan, yes, dahil sa yes, yes, manumpa siya doon. Yes. Ano talaga para pa uwi? Ba't kailangan pa manumpa? May report na nga siya. May report na nga ito eh. Sir, sa embassy na yan, sa Serbia, ang sabi ko, pagdating mo sa embassy, huwag na magbago ang isip mo. Mag-uwi ka na. Yun na nga, yun na, yun na. Paki-action na nyo na lang ha. Paki-action na lang kasi once na pinalo po yung muli patrito ninyo, ipapasuspindido na yung agency ninyo, ipapasara yan. Sige sir, basta mag-empa lang siya sa na hindi na siya magpahalis. Alam para yeah, kung hindi na kailangan nyo maraming hindi nyo na kailangan maraming sa chat kasi may report na talaga, on the spot report na to, sir, January 23 pa. Sir, siya lang talaga makapag-decision, mag-uwi na talaga, para hindi na siya mag-isa. Paki-action na nyo na. Kasi sa susunod na tawag ko, itatawag ko po kayo sa kay Congressman. So, napakinggan nyo, usap namin ng agency. So, ginalit ako. So, once na hindi pa ito inaksyonan, ipuporsyo namin na ipasara na yung agency sa Pinas. At na-PM ko na rin si Congressman Atty. Roy M. Cineres about sa CSB agency. So, matigas yung agency. Matigas yung counter agency. Matigas yung agency. Na ayaw, gumagawa sila ng kwento. Samantalang yung kapamilya niya, ay hindi alam ko pa paano a-actionan yung ano yung OFW, pero ang sinasabi ng OFW ay ng agency, yung kapamilya nakikipag-usap sa kanila. So, tiba ba naman gumagawa ng kwento? Akala nila mapapaniwala nila ako sa kahungangan nila. So, next na episodes nito, tiyak sarado ang agency nila sa Pinas. At pipilitin ko ipasara ang agency sa Pinas pag pinalo up ulit yung repatriation form. Yun ang ano, malinaw dun. Ang nais ko lang po talaga makuha yung contact ng ano ng Pulo Jordan. Hindi ko talaga sila makontak-kontak. Sang katutak na na-search ng contact nila, ginawa ko sa Google, hindi gumagana. Ayaw ako sagutin. Ring lang ng ring. So may problema yata yung Pulo sa Jordan. So yun lang po. Maraming salamat. Magtatabaho na po si ako. Okay, bye-bye. God bless. Sino ba nakalagay dito? Lilibit. Good morning, Princess Pindaton. Lilibit. Kumusta dyan sa Pinas? Yan, Arlene. Kumusta? Rauda yan. Mintang. Kumusta? Yun. Kumusta sa lahat yan? Susan, Tilbagaw. Kumusta sa lahat? Tama ka, sir. Daming ilang resume. So, makakawi si... Huwag po kayo mag-alala, makakawi sila. Makakawi yung OFW, Jordan. Makulit eh. Makulit yung agency. So, bye-bye. God bless.